Para sa ating isa na namang kwento na magbibigay inspirasyon at aral sa lahat ng mga nangangarap na maging isang profesional na malalaro pero hinihila ng kahirapan, pag-usapan natin itong dinanas ng one of the best guards sa PBA bago naabot ang kanyang pangarap. Kumpara sa iba, imposibleng maabot kasi kahit sapatos, walang pambili kaya mas minabuti niyang isang piraso lang na sapatos sa kanang paa at isang pirasong chinelas naman sa kaliwa para makalaro at kumita para lang may pambili ng bigas. Kapag nabutas na ang sapatos, chinelas na lang lahat ang gagamitin. Tara, halika't tunghayan ang kwento ng tagumpay ni Mark, the Coffee Prince, Baroka. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ang kwento na ito ay tinatawag ding The Cinderella Story kasi nga gaya ng nabanggit natin, isang chinelas, isang sapatos. Hindi ko maiisip na posible pala talaga yan. Ganon kapursigido si Mark para lang makalaro sa basketball. Gagawin niya ang lahat para makatulong sa pamilya kasi ang goal niya noon ay kumita lang talaga sa basketball kasi hirap sila makakain. Dito sa Zamboanga City, nagsimula ang lahat. Elementarya pa lang si Mark ay maagang namulat sa ganitong pag-iisip. Bago pa lang ang kanyang Cinderella story, mga kuis, siya talaga ay hindi mahilig sa basketball kasi siya ay maliit. Ang kanyang unang goal talaga ay mag-aral. Sinasama siya ng tatay niya sa mga paliga pero unfortunately, maagang namatay ang kanyang tatay. Kaya sabi niya sa sarili na wala siyang future sa basketball. Kadalasan walang ulam at laging napuputulan ng kuryente at tubig kaya nag-iigib na lang. Sa sobrang hirap sa buhay, grade 2 pa lang si Baroka ay naglalako na ng kangkong tapos nangungulekta ng panggatong at binibenta yon. Dumating ang araw na nalaman ni Baroka na may kikitain pala sa pagbabasketball kaya sumubok siya nito. Bilang suporta, binilan siya ng mama niya ng sapatos pero sa sobrang tagal ng ginagamit, ang binili ng kanyang magulang ay nabutas na sa kakarakit sa mga paliga. At dito na nagsimula ang Cinderella story niya. Walang inatrasan si Mark kahit matatangkad pa ang kalaban. Ngayon na sobrang sira na talaga ang isang sapatos niya kaya chinelas na lang ang sinuot sa kabila. Pinagtitingin ng tuloy si Mark ng mga manunood. Mahirap sa kanyang kalagayan na maglaro na nakachinelas ang isa kasi minsan tumatalsik yan tapos yung kabilang paa na nakasapatos tinatalian na lang ng sintas kapag umuuga. Pero laro lang si Mark, walang balanse ang suot pero naitatawid naman niya. Dumating din ang panahon na walang paliga ang nag-o-offer kaya pinasok niya ang track and field. Aba, naging runner pala si Mark sa palarong pambansa. Hanggang sa paglaki niya at nag-high school, nakasanayan na niya ang kompetisyong ito. Isang araw, may isang basketball coach ang nag-recruit sa kanya para doon siya magkolehiyo sa FEU. May nakita kasi ang coach na ito sa kanyang footwork. Talagang may potential maging gwardiya, malikse at grabing endurance na may hindi pangkaraniwan na speed. At syempre, alam niya na kapag FEU, dyan din galing ang mga magagaling na basketballista. Ang dami mong pangalan na pwedeng banggitin. Hindi din naakalain ni Mark na isa pala siya sa magiging produkto nila. Bago siya tumungtong sa PBA, ay naglaro muna ito sa PBL under PG Flex at sa tulong niya, sila ay nagkampyon. Hindi lang yan, siya pa ang Finals MVP. Simula sa mga araw na yon ay doon na. Unti-unting inaangat ni Mark ang kanyang pamilya sa kahirapan. Noong 2011, nagpa-draft na siya sa PBA sakto ng Pure Foods or BMEG ay naghahanap noon ng gwardiya kaya nagustuhan siya ng team. Una siyang pinili ng Shopinas Clickers or tinatawag nilang Air 21 dati. Tapos sa mismong draft day ay kinuha agad siya ng BMEG sa pamamagitan ng isang 3-team trade and the rest is history. Si Mark ay hindi gaya ng ibang players na palipat-lipat ng team tapos magkaka-issue kasi na i-trade. Kumbaga, pang one-time big time ang career niya kasi ever since, talagang hindi siya ginagalaw ng management. Ang kinagandahan talaga sa kanya ay hindi siya injury prone, hindi gaya ng ibang gwardiya. Si Mark may kakaibang disiplina sa sarili at tamang-tama lang ang pagpapakondisyon pero hindi pabaya. 36 na po siya ngayon pero sa galawan niya,
Parang hindi halata, hindi nagsuslow down yan. Bilang resulta ng hard work, siya po ay 6-time PBA champion na may Grand Slam pa yan ha. 2-time PBA Finals MVP, 7-time PBA All-Star, 2-time All-Defensive Team, Order of Merit, Obstacle Challenge Champion, Mythical First and Second Team at iba pa. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy na dumarating ang mga biyaya sa buhay ni Mark at meron din siyang masayang pamilya. Isa si Mark na mga players na naging loyal sa kanilang team at malaki talaga ang kutob ko na dito na siya sa Pure Foods franchise magre-retiro. Ibig sabihin, wala nang problema ang kanyang pinansyal. Ayon nga pala kay Mark, bilang tulong na rin sa mga aspirants, magbibigay siya ng mga libreng sapato sa kanila, especially doon sa eskwelahan ng FEU. Kasi saksi din siya na gaya niya ay ang mga teammates niya wala ring pambili ng sapatos. Kaya bilang handog ay magbibigay siya nito. Isa pa, naging kolektor na yan ng mga sapatos ngayon. Ang batang may kwento na Cinderella mula sa isang sapatos, isang tsinelas ngayon ay namimigay na ng mga libreng mamahaling sapatos para lahat ng mga kabataan hindi mahadlangan ang kanilang pangarap. Bay talaga ni Mark, penge ng libreng pares ng sapatos dyan. Yan si The Coffee Prince, Mark Barocca. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Para sa inyong shoutout, abangan sa mga susunod na video. See ya!